Sinasabing basta driver, sweet lover. Pero ibahin niyo po mga driver na amin po nakilala. Dahil mga puso nila binihag ng pagmamahal sa kanilang kapwa-tao. Paano nga ba sila rumiresponde sa ating mga kababayan? Narito at inyo pong tutukan. Hindi pa man sumisikat ang araw, abala na ang grupong Brotherhood Transportation Network Organization o BTNO. Sa pag-aayos sa kanilang ipamimigay para sa outreach program sa Bayanang Tanay sa Rizal. Binubuo ang kanilang grupo ng mga TNVS drivers mula sa iba't ibang parte ng Metro Manila at mga karatig lalawigan. Sila mga bagong e-responder na nakilala ng ating programa. At dito sa mismong himpilan ng Net 25 ang naging jump off nila patungo sa kanilang misyon. Bit-bit ang kani-kanilang mga sasakyan. May git 2 oras, binaybay ng grupo ang daanan bago makarating sa Barangay Santo Niño. Dahil sa malakas na agos ang ilog, hindi kakayaning makatawid ng ilang mga sasakyan. Kaya naman, pinili ng grupo na maglakad sa Hanging Bridge patungo sa Tribal Hall kung saan gaganapin ang pamimigay. Agad nilang inayos ang bit-bit na school supplies para sa mga kabataan. Target ng grupo na mabigyan ang mahigit sa 50 kinder at grade 1 students na mula sa tribo ng Dumagat, remontado sa nasabing lugar. Bit-bit din nila ang spaghetti na iniluto ng grupo para sa mga bata. Ito, nasa Barangay Santo Niño tayo rito na yun, no? Sa Tanay Rizal. No? Ang kwan dito is kulang-kulang 100 eh. Ang kwan na matutulungan dito. Dangerous people sila. Kaya nakakatawa na dapat talaga hindi sila mapabayaan kasi napakalayo nila sa syudad. Kaya dapat kung sino man ang ano na pwede pang tumulong sa mga tao rito, sana patulungan din nila. Nag-aantay na mga bata. Nag-aabang na rin ang ilang mga magulang. At para makahabol sa kanilang snacks, isa-isang ipinamigay ng grupo ang pagkain at school supply sa mga bata. At dahil patuloy ang klase ng mga bata mula sa grade 1, ang kanila mga magulang na ang tumanggap nito. Naging mabilis man ang pamimigay, kitang-kitang saya at pagpapasalamat ng mga bata at ng kanila mga magulang. Dito na rin kami nagkaroon ng pagkakataong makilala ng lubusan ng grupo. Nakausap ng aming team ang ilan sa kanilang mga miyembro para mas mailatag ang mga serbisyong ibibigay ng mga tulad nilang driver sa ating mga kababayan. Ako pala si Ernie Cinco, presidente ng grupo ng Brotherhood Transport Organization o BTNO. At ang grupo namin ay tinatag namin noong 2017. June 12, 2017, binuo namin, tapos nag-usap-usap, nagkaroon ngayon ng meeting, tapos ang unang pangalan, actually, hindi ano eh, BTNO, Brotherhood Transport Group lang, BTG, yung una namin, ano, dinevelop lang namin, tapos yung logo namin, gumawa kami ng ano, nagpagawa kami, nagpa-design kami, tapos yun, nabuo ng after 6 months, nabuo namin yung organization from president, Vice President down to Board of Directors. Yan lahat. Sa umpisa'y layon lamang nilang magsama-sama para magkaroon ng katuwang sa daan tuwing masisiraan. Ngunit sa paglipas ng mga taon at nang dumating ang pandemya sa bansa, dito nila lubos na naisip ang magiging tungkulin nila sa ating mga kababayan. Tayo, di ba? Actually, nang nabuo, dahang-dahang nabuo ngayon, naisip namin bilang isang grupo organization,
So para paano tayo makatulong sa ating kapwa-tao. So sa kahit sa maliit na paraan. Ang paisa-isa nilang pagtulong sa kapwa nila driver mas lumawak pa. At sa ngayon maging ang ating kalikasan ay kanila na rin nirerespondihan sa pamagitan ng mga pagsasagawa ng tree planting. Kaming tumulong sa mga bata, nag-pedding program kami sa Pililya. Nagkaroon din kami ng tree planting. Ano? Sa Pililya din, yun po yung ginawa naming tree planting nung last time. So, pero before that, 2022, nagkaroon din kami ng mga pagtulong sa iba't ibang mga ano. Actually, ang una naming tinulungan, yung kapwa din namin, driver. So, yung halimbawa, nagkasakit, nasunugan, kung ano-ano pa yung mga nangyari sa ano. Minsan sa mga lansangan, sa Metro Manila, tumutulong din kami, nagbibigay kami ng mga. Kung ano lang makakaya namin, ano. Every year, nakapagbigay kami once, twice, ganyan. Lahat na kanilang ipinamimigay mula sa sarili nilang bulsa. Kumikita sila hindi lamang para sa kanilang pamilya, ngunit para rin sa mga taong nais silang marespondihan. Actually, yung funding, ang ano kasi namin, wala kaming pondo eh. Ngayon, kung halimbawa magkakaroon kami ng project, doon lamang kami nag-aambag. Ngayon, tinitingnan namin kung magkano talaga ang magiging budget. Ngayon, hahati-hatiin namin yun. Halimbawa, tag 500 kami sa isang driver. So, yun na yung magiging ambag. Halimbawa, 100 kami, tag 500. So, nagbibigay kami. Before sa oras na o araw ng pag-ano, nagkakaroon kami ng palugit na 1 month or 2 weeks to 1 month para makalikom ng halagang kailangan namin. Wala po talaga sa bulsa. So, meron namang mga iba na mga kasama namin, nagbibigay naman ng higit pa doon sa inaano namin na halaga. No? Pero actually, lahat nag-aambag po. Si Norberto, o mas kilala sa tawag na Bombet sa kanilang grupo, may git 2 dekada na sa pagmamaneho. Ayon sa kanya, marami mang pagsubok na kaagapay pagiging isang tsuper. Kaya naman, ganun na lamang ang pagpapahalaga niya sa kanyang profesyon. Ito na yung paraan ng aking paghanap ng ikinabubuhay. Hanggang sa nakasanayan ko na hinahanap-hanap ng katawan. Punan ko rin dito yung pagiging mahaba ang pasensya. Yun. Siyempre, nung una, talagang kapag mayroong pangyayari talaga na like pagka sa isang pangyayaring bangga, nabangga ka, natakasan ka, at ang iba't iba pa, madaling mag-init ang ulo mo. At yun naman ang mga isa sa mga karanasan ko hindi makakalimutan na may mga nagpapayo sa akin na sa pagmamaneho, kinakailangan ang 7 times 77 na pasensya. Ngayon niya mas naunawaan na maliban sa samahan, dapat may kaakibat din na pagtulong sa iba ang kanilang pagkakaibigan. Nagkakasundo kami sa isang layunin, advokasya na gano'n. Yun na higit sa lahat yung pagtulong sa pamilya, pagtulong sa kapwa. Mabigat sa katawan kasi nakakapagod. Pero napakagaang sa pakiramdam. Sarap kasi sa pakiramdam na nakakatulong ka, na wala kang ihinahanap na kapalit. Bago man si Chris sa grupo, hindi na bago sa kanya ang layunin na isinusulong ng kanilang samahan. At dahil admin siya sa isang TNVS company, naging daan siya para mapasama ang BTNO sa kanilang komunidad. 1 year pa lang akong maigit dyan sa grupo niya. Tulong sa mga kapwa naming tao, sa kapwa naming driver. Actually, ang kwan talaga, ang kaming mga nagmamaneho, no? Hindi lang pagmamaneho ang ginagawa namin. Meron kami talaga na ginagawa talaga every year. At least may makatulong kami sa tao. Walang pinipiling respondihan. At sa kahit anumang panahon, nakahanda ang kanilang grupo na tumulong sa kahit kanino. Pag may bagyo o kaya kung sakasakali mang may humingi ng tulong sa amin, gaya na limbawa, may mga may sakit at alam namin na dapat tulungan, tinutulungan po ng grupo. Hindi lang puro
trabaho. Actually, ma'am, napakasarap eh. Kumbaga, hindi mo alintana yung pagod, yung gugol. Dahil pag nakita mo naman yung taong dapat tulungan, eh napakasarap sa pakiramdam. Kaya, gulang. Walang hirap-hirap. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan eh. Di ba? Kasi ako naman kasi ma'am talagang tumulong. Kaya natutuwa ako sa BTN family na pare-parehas kami ng ginagawa, nagmamaneho. Bagamat mayroon kami mga problema sa buhay, nagagampanan po namin yung pagtulong sa kapwa namin. One day lang naman yan. Ang kwan naman ang trabaho naman namin hawak naman po namin yung oras namin. Kaya pag nag-declare si Press Ernie na ganitong lugar ang tutulungan natin, magsasabi siya ng petsa, alam na po namin yung gagawin namin doon. Lahat kami mga meron lang isang boses . Pag nagsalita po yung lahat po naman ang susunod. Yun lang po nakakatawa sa grupo namin. Bagamat minsan medyo konting pero family talaga rito, kapatid talaga. Mapapansin din sa kanilang mga isinasagawang proyekto, kasakasama nila ang kanilang pamilya. Ayon sa kanila, paraan nila ito para maagang maimulat lalo na sa kanilang mga anak ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Mga kasamaan namin, asawa dyan ng mga driver. Kasi yung pag hindi sila nakakapunta, yung mga asawa actually sumasama. Gusto rin nilang makatulong kasi. Nanlubos ng aking pamilya yung aming ginagawa. Minsan lang naman po ikaw ay magparaya. At yun din po naman yung itinuro sa aking mga anak. At yung asawa ko, kasundo ko sa ganyang mga bagay, ganyang mga gawain. Hanggat nila, lumaki pa ang kanilang grupo at lumawak pa ang tulong na naibabahagi nila sa iba. Gusto pa namin na higit pa na makatulong sa ating mga kababayan, sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ngayon, lagi tayong may bagyo. No? May mga lugar na talagang dumaranas ng sakuna. So, yun din ang isa sa mga layunin namin na mapuntahan. Actually, yung tulong, yun yung kusang loob na binibigay natin sa ating kapwa-tao, kahit na kaibigan, mga kasama. So, walang halaga. So, hindi nasusukat yung ginagawa nating pagtulong. Hanggang kailan sila tutulong? Sagot ng kanilang grupo hanggat may mga tao pa silang dapat na respondihan. Hanggat binibigyan ako ng Diyos ng buhay at lakas, hindi ka na maaaring tumulong kapag ikaw ay wala na. Hanggat ang grupong ito, actually, grupong ito mula sa maliit, ilan lang. Nagugulat kami na noong before pandemic, malaki na siya. Tapos, nang nag-pandemic, nawala. Actually, yung iba nawala dahil nag-abroad. Yung iba, nag-iba ng hanap buhay. Pero nandiyan pa rin sila. Actually, tumutulong din sila . Lalo na yung mga nasa abroad. Pagka merong feeding program na ganito, na merong halimbawa, nagtumutulong sila. Napakasarap sa pakiramdam. May buhay ako at malakas. Tutulong at tutulong po kami. Hindi po mababago yan, ma'am. Isang Brotherhood Transport Network organization sa mga certified e-responders natin na hindi hangad na sumikat o makilala ng iba. Katunayan, ito ang unang beses na humarap sila sa kamera para ipahayag ang kanilang advokasya. Tulad ng kanilang nais, hiling din natin na huwag silang mapagod sa kanilang misyon at magpatuloy na umalalay sa ating mga kababayan sa abot ng kanilang makakaya. Kami ang Brotherhood Transport Network Organization, Certified E-Responder! Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.